Good morning guys! So it's Jelly's birthday today. Isa-spend namin yung day throughout the island, gagawa ng iba-iba activities. Kasi ito na yung parang last full day namin. Bukas aalis na kami na umaga. We are getting ready for yoga. Magta-try kami ng yoga kahit hindi talaga kami nag-yoga kasi complimentary dito yung yoga. Pag-upaga talaga naka-expose yung mga coral. So mas maaga kanina, mas exposed yan eh. Nung nag-CR ako nung nagising ako ng maaga, mga around 6, ganyan. Si Jeloy ay nag-ready. Jeloy, tara na! Punta na kami sa Yoga Champa kasi doon ginagawa yung yoga sa Yoga Champa. With Dev, si Dev yung instructor namin. Tapos si Jeloy na lock-in, ganito talaga yung lock dyan. Okay. Wala pang ganong tao. Or baka nandun sila sa island. Ayan o. Tama ba kami na lugar? Walang tao mga kaibigan kasi mali kami ng oras. Tawa na lang kami ni Jeloy. Kasi ang sabi kasi sa amin, 8. So sinunod ko yung oras ko, diba? 8. Actually mga 5 minutes before 8 nandito na kami. Eh yung oras pala dito sa phone ko is Male time dun sa airport, which is 20 minutes sa speedboat. Kaloka. So ngayon it's already 9 here. At 8 pa lang sa phone ko. Walang sabi ko, para sobra aga ba natin? Walang tao. Wala eh. Back up agad mga besh. Hindi namin inabutan yung yoga. 1 hour late kami dahil nga mali yung time sa phone namin. Pero ba't ganun? Kahit nandito na kami, usually yung phone ko nag-a-adjust na siya. Kung anong time nung nandito ko. Kung saan ako nang... Ano ba yun? Nahirap explain. Kung anong time dun sa place ko nag-a-adjust siya. Pero dito, hindi siya nag-adjust. So ako daw yung mag-a-adjust. Ayun, so hindi siya makalabas dun, sabi ko. Kasi huwag niya na i-ano yung bike eh. Ito kasi yung parka ng bike, Jeloy. Ba't ka nandyan? Yung aming yoga, magiging kainan, as you know us. Dito kami sa may overwater bar. Ayan, hindi ko alam kung against the light. Diyan kami kakain ng aming breakfast. Ayun, so guys, dito namin sa overwater bar nila. Ito ang mag-give breakfast ni Anna. So bongga ng aking birthday breakfast. Courtesy of Miss Anna. Uy, ano sinabi libre ito sa'yo? Ha? Ito libre. Hindi ba libre ito? Hindi guys, libre niya yun. Pero yung usually mga pagkain talaga dito, it's basically homemade. But we also import some... Halos lahat, 60% ingredients nila sila yung nag-harvest. Guys, I mean, dito na natin natanim. Fresh honeycomb. Ito. Ito honey-panel eh. Ang galing ah. So, different kind of honey as well. Ito yung tonic galing Sri Lanka. Saan pa ginagamit yung ganito? Ito yung... Oh, sa drink. Tonic, mga detox, herbal. Detox. So, you choose kung may stress ka. Ah, okay. So, energy. So, this is the hot. Beef congee. Everyday, pinapalitan namin yung ano, different, sa seafood congee. Ah, okay. So, may variation yung guest. So, we have porridge. Ayan. New size that. Ito po yung parang buffet na part. Buffet na part. Yung pork, mga omelette sa waiter nyo. Everything good? Everything good. Ito yung mga pork naman. May fresh sashimi kami, sushi. Tapos mga hummus. Labne. At chicken salad. So, pork cuts as well. Different kinds of, three kinds of cheese. Brie, chevrey. And yung 5 years. So, binigyan kami ng breakfast menu. Nagtataka kami kasi mukhang buffet doon. Pero yung katabi namin ng order, yun pala, yung ibang items are buffet. Tapos yung iba, you have to order dito sa kanilang breakfast menu. Tapos yung menu nila, guys, parang everything mga ganito, mga sustainable, ganyan. Sabi kasi nila, you can have luxury without being too wasteful. Ayan. Ano yung ginagawa nila sa aso ko? Umalis lang ako. Dixie aka Young Money. Ha? Young Money. Nasa tindahan ka din siya, hindi nila alam. And pinalo ko na si Messi. Ay, pinapanood na uli niya yung greeting niya. Pero ayan, pasahin yung caption. Si Trent, daming sina, medyo busog. Gusto ko sa cereals. So, kuha ko. Ang kinuha ko is full cream. Hindi eh, yung may milk cereals lang mismo.
Kasi ayoko na, ano ba itong soya milk na ito tsaka creamy. So ang kakuunin ko is cornflakes tsaka yung chocolate pops. Choco pops. Grabe yung daming pagkain. Kakaswerte naman ang birthday nito. Lahat pa ay gawa from scratch. I think this is the Maldivian omelette. Tapos mangoes, quesadilla, sunny side. Cereals niya, croissant. Tapos ito na try lang ko. Seafood curry with vegetables. And my pancakes. Later ulit. Babalik na kami. Magfi-film kami ni Annette para sa channel niya. And also, may mga questions ako para sa kanya. Siyempre, kasi nandito siya sa Maldives. It's a summer all year long. So, ano yung mga ginagamit niyang makeup para, alam niyo, yung talaga mga tumatagal sa ganitong kainit. Yung si Jello yun. Although, mahangin. Pero, besh, diba? Matutulo at matutulo na makeup. So, siya yung nakakaalam na basta like, summer proof. Ganyan. Okay, dito na tayo sa may, jetty. Dito mainit na. Pagkalabas mo ng island, dito nagsisimula yung init kasi wala ng mga trees. At saka nasa ilalim pa talaga ng init ng araw. Hopefully nakikita mo si Jelloy. Gusto sa likuran. Thank you pala sa lahat ng mga bumati. Panis ka lang. Alam, artista lang bumati. Hindi yun. Thank you sa lahat ng bumati sa Facebook at dito sa YouTube. This one that I'm wearing is also from Style Staple. Tapos ito yung swimsuit ko kahapon. Nilapahan ko lang ngayon. Para mamaya, matatanggal na lang ako and ready na ako for snorkeling. Really nice. Kasi alam niyo yung tatanggalin niyo lang okay na hindi parang punta ka pa ng change room. Kailangan ko mag-ano. Kung gusto mo mag-short, pasok mo lang yung short mo sa loob kasi para ma-sleep na ganyan siya. Dali lang. Kakain na kami ngayon ng lunch ni Ana. Nindala na kami yung mga pang-swimming namin. Kasi puta kami mamaya sa tour. Yan, sumasabit yung balda ni Ana din sa dito. Nag-ayos kami, tinamang yung nangyari, oh. Nag-grasa-grasa kami kanina. Sino ba naman kasing maarteng nagpapalda na nag-bike? Oo nga. Tara na. Nag-lunch lang kami. Dolphin cruise. Tsaka snorkeling. Kasama namin si Annette. May kausap lang si Annette. Si Nicholas. Yeah, I thought in this. Yes. Alright, enjoy your... Okay. Hi guys! Hi. Punta na kami ngayon sa Dolphin Cruise. Sabi namin si Annette, so bakas yes. Naging free din siya. Let's go, tara! Busy schedule ni Annette. Oh, busy ako, ipasensya na. So hindi kami umabot dun sa Dolphin Cruise dito kasi nga wala. Para nasira ata isa nilang boat. So nag-arrange si Annette ng cruise for us. We'll be going around Sandbank ba yun? Parang picnic, snorkeling, and then yung Dolphin Cruise nga. So ayan, sasakay na tayo sa boat. Yan, isa pa dito naman. Ikaw na. Yan, magpupunta namin ano? Ano ba? Ano ba yung sasabihin ko? Pakinggan nyo nalang sabi. Berry Island. Hello. Hi. Yan. Nakakuha kami sariling boat. Wow. Bar na tinatawag nila. Pag high tide, lumulubog siya. Ano ang idea? Ito ang sila. Ano ang tarpon nila ako? Kamusta yung ano kanina, snorkeling? Masaya. Hindi na kami sumama ni Annette. Kami ni Annette. Sobrang lalik kasi na nun. Ang layo din. Then, totoo girl, nagsigahan lang tayo dito sa gilid. Dito lang kami, nagkwento kami sa pot na yun. Si Jello. Birthday naman niya, yan. Nakakatawa. Ang bad trip lang sa kita nila ito. Hindi pala siya sobrang lalik. Yan, hindi pala siya na-review ng binigyan. Oh, hindi, mali lang ako. Mali, mali. Tapos nung pabalik na kami, saka namin na-ice si Kuya, nung nilock ng dalun, okay na. Yan ginagawa namin para every, pagbaba ako mga every 10 seconds, maangat ako kasi napupuno na ng tubig to. Sumayin ako eh ganun, kasi kung hindi, mas yamakay nga. So pagbaba, yun. Pero nung nilock nila, okay na. Nung nilock na okay na sa akin.
May 80 siya. Hello, may papa. Uy, tumingin ka sa harapan. Nagpalit na ulit ako dun sa outfit ko kanina. Ayan guys. So makikipagkita ko kay Annette kasi magfi-film kami ng something on her channel and then yung kalahati nasa channel ko. Which is also included in this vlog kasi isusunod-sunod ko na dito. Ayan, mas kita nyo rito. Grabe tong suklay na to kasi yung problema ko sa suklay, pag nagsisuklay ako, dumidikit yung buhok ko tapos numinipis yung buhok ko. Pero ito hindi talaga siya nakakaano, as in magkaroon man ng buhok, sobrang minimal. Tapos pagka mahirap dahil galing sa beach, nagbe-bench siya na ganyan. Ayos to. Gusto ko bang bumili na isa pa para lang wala ng backup, tapos ilalagay ko isa sa kotse. Super nice. I'll be putting yung link niya sa baba kung saan to pwedeng makuha. Let's go! Nalagay ko na kanina dyan yung gamit ko. Ayan na yung sunset. Sakto. Ayan na yung bike ko. Dito tayo kasi dito daw yung maganda mag-film, sabi ni Annette. Mukhang walang passage pero what? Tumataas yung bote. Sino kaya si Annette dito? Kaya kami nagmamadali kanina guys kasi gusto namin mag-film ng aming favorites. So na-intriga ako kasi dito kay Annette, dito sa Gililangan Fushi, well sa Maldives, all year yan, summer ang kanilang peg. So gusto ko malaman kung ano ba yung mga ginagamit niya na items na yung talagang summer proof, yung mga nagtatagal. Unang beses kita nakita naka full pack, diba? Oo, full pack, full face sa kanyang island. Kanyang island talaga. Anyway, ayan. So, pakita natin kung ano yung mga favorites niya. Ito, curious din ako eh. Ito, from Anna to. Oo. Open natin. Bigyan siya sa akin ni Mac. And sabi ko talaga, ay, ganyan. May in-fairness ha. Parang hindi ko iisipin na summer proof to. Pero ito yung ginagamit niya dito. Oo. Pakita mo sa kanila na ganun sa kanila. Si Annette, if you are here, use. Mas bet niya yung medyo Korean, fresh. Kasi makinis siya. Hindi lang. Kaya niya. Siya. So, ayan siya. Medyo lapit natin kasi malayo ang focus. And sana nagpo-focus siya. Ayan. Hindi talaga mawawala sa akin yung serum ko. Niacinamide. The Ordinary. Para saan to? Ano yan eh? For ano yan? For mga sun damage skin. Ano siya? Sobrang mabilis siyang ma-absorb. Kahit underneath makeup, okay siya. Last time kita makita, sabi mo naka-sunscreen ka lang. Pwede to. Kaya lang, ang ayoko lang dito. Nakaka-dry. Tsaka, pag naglagay ka ng foundation, minsan makikita mo magkakaroon siya ng parang marks. Oo, marks. Parang maglalaban yun din, sila. Yun din yung akin. Pero ginagamit ko siya. Pag okay, no makeup look. No, as in, girl, ito lang. Ito lang talaga. Itong buong stay ko dito sa gili, ito yung, saan ka nakakuha nito? Buti nakakuha ka. Ano kasi,
kumuha lang ako ng isa, titry ko lang. Sabi ko, try ko, baka mag-work sa akin. Pang ano to, pang oily skin. Tapos, alam niyo ba, nagdala ko ng maraming, hindi naman maraming makeup. Nagdala ko ng cushion, mga ganun-ganun. Girl, wala akong ginamit kahit isa. Hindi ko na foundation. Ito lang. Kasi parang sunblock tsaka ito na. Uh-oh. Although yun nga, I have to agree na medyo drying siya. Kung ang skin nyo ay medyo borderline combination or ano, kailangan nyo para mag-moisturize. Para really nice. Yan. And ano, ang hirap basahin, girl. Oo. Ano siya, Kose? Kose? Eh, di ba mahal yan? Ito talaga so, siya. Underneath makeup talaga. Lightweight din siya. Wala, mukhang siya. Wala ko naririnig sa meron. Japanese brand yan. Oh. Parang may white cast sa itsura. Pero pag after that, wala na. Ah, parang ano siya, yung parang tone up. Yung uso sa Korea na tone up something. May konting ganun. Oo, tapos wala na. Wala na siya. Ito ba yung naamoy ko? Mga ito siya. Ano yan? SPF 50 PA++. Oo. Kaya ito, sobrang lightweight. Ay, favorite ko rin yan. Sobrang lightweight. Ko. Ito, sobrang konti lang. Parang one drop ako dito. Tapos after nun, hindi ko makita yung concealer ko, pero dinala ko to. Trinay ko to kanina eh. Tapos after nun. Nangin mo lang siya na-try. Oo. Hindi ko makita kasi the same yung gamit ko eh. Oo. Oo. Tapos, sobrang lightweight. Ay, sobrang konti lang nito. Tapos, bawi ka sa concealer. Concealer ako buo. Oh. Ito yung parang foundation ko. Ito, kissing formula. Ano to? Powder siya, pero sunblock siya. Ha? Oo, sunblock yan. Huwag dito. Mineral wear. Ay, mineral air brushing loose powder. May titanium dioxide siya. Oo. Tapos paano ito ginagamit? Hindi ko ito ginagamit kasi sobrang tigas nitong brush. Ah, okay. Na akala hindi, ko yung... Hindi ko siya ginagamit. Yung pag in-open to, tsaka ako lang siya gagamitin. Hindi kasi pag ayokong mag-ganito, pagkahalimbawa, loose powder ito, no? Ito, promise. Tignan, sobrang ubos na siya. Oo nga, no? Ano elf. Since walang elf dito, in-order ko ito online. Saan ka order online? Sa iHerb. Sobrang favorite ko siya. Ubos na siya, di ba? Ano yan ba yan? Hindi, ang pagkabasa ko dito, parang Polish brand siya. Galing siya ng Poland. Favorite ko to kaya sobrang ubos na siya. Ano to? Ito yung aking tinatawag na ano ba to? Makeup base? Mm-mm. Ah, primer. Primer. Ah, okay. Medyo silicone siya pero hindi naman sobrang silicone. Oo. Pag eyeshadow, this sobrang ano nga ng unweather dito, diba? Gusto nyo yun. Meron siyang pa-eyeshadow kahit mainit. Oo. Pare-pareho to. Ano to? Eye paint to. Ang eye paint, hindi yan talaga mabubura. Wait, eye paint na? Ay, wala nito sa atin. Wala nga ata sa Philippines eh, pero eye paint na ng L'Oreal. Oo, trending. Paano magkaroon sa atin ito? Oh. Sobrang dito nagbabudge. Oo. Sinatch ko na eh. Hindi, girl. Talaga. Oo nga, ang ganda ng pigmentation. Hindi ko alam kung makikita niyo eh. Kahit pag-swimming ka dyan talaga. Ito si You Ever Belena nila. Bago pag mag-tight line ka. Oo. Pack din to. Retractable. Oo, tsaka waterproof. Oh, mm-hmm. Bago yan. Kasi yung mga bago nila sa Everbelena na ngayon yung retractable. Oo. Ito, bongga to. Ako dyan. Pag halimbawa meron kang mumu, yung mumurahin na eyeshadow. Ano yung mumu? Yung mumurahin, yung cheap na eyeshadow. Oo. May mga ganun kasi ako nakikita sa depth store, sa SM ganyan. Gusto ko yung shade niya, for example. Bibilin ko yun. Alam kong after a few minutes, wala. Nag-rub off. Bura na talaga yan. Sama talaga yan sa hangin. Ito, ano to? Makeup lock and seal. Tapos elf. Bihira yun na. Kasi usually mga lock and seal, mga nasa high-end brands, tapos mahal. Oo. Ilalagay mo muna eyeshadow, tapos saka mo igagano. Ilalock mo siya nito. Hindi natatanggal yung pag-aalahan. Hindi talaga. Ito naman, pag ano, kasi nga ayoko mag-retouch dito, saka sobrang malulusaw ka dito. Pag-aano lang ako, mag-cream blush. Ay, wait. Ano to, elf? Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Ano yun? Wala nakalagay sa iba ko. Coral. Coral ata yun. Yung ginagamit ko na ganito, MAC yun. Pero bigay lang yun. Yung cream, itong ginagamit ko ngayon. Ang suot ko lang kasi ngayon yung ano yun. Yung yellow tsaka yung alam. Pero ito, naghanap ako ng mas mura na alternative. Ano ay, mura yan. Pero Rose Royal. Rose Royal. $3 yan din yan. Tatry nga akong mag-order doon sa iHerb.com? iHerb from the States siya. Tsaka ano yan, pag nag-iHerb ka, alam mo ang mura na shipping, $5 lang. Baka dito. Baka sa atin mahal. Sa Philippines, pero ito mahal. Pero post office. Oo, ang DHL. 250 pesos lang ha. DHL yun? Ilang days? Ay, 5 days. Galing sa States. Tuwing uwi ako ng Pilipinas, pag-order ako, mga 3 days bago ako umuwi. After a few days, nandun na. Nung unang beses ko talaga siya nakita yan. Pack na pack yung makeup niya, naki-years ako. Sabi ko, wait lang, kailangan natin i-share yan. Kailangan natin i-share mga favorites niya. So kung gusto niyo naman makita,
yung favorites ko, yung sinuot ko dito sa Maldives. Punta kayo sa channel ni Annette, pero kung matagal na kayo subscriber, baka may idea na kayo kung ano yun. Baka sabihin nila pa ulit-ulit to si Ate Anna. Thank you, Annette! Thank you, super thank you. Alam nyo, this is the best vacation ever. Kaya maraming maraming salamat. Nag-enjoy si Jelle ng host to. And see you sa Philippines! Ayun, pupunta ako na guys si Anna ngayon kasi mag... Ay, hindi nag-focus. Parang dilaw. So, ayan. Ayan, nag-record na. Ang tawa ko nung inanali kuya yung ano, yung vlog. Sabi ko, but ang dilaw. Tawa talaga, tapos nakakaya. Kasi nandito kami sa cafe, yung pinag-i-editan ko lagi. Yung ipagsilig mo ko magulo. Matawa ako, wag ka na, makikita mo na lang to nung saan yung vlog. Ayun, bali pupunta ko ngayon si Anna sa may host village kasi magdi-dinner na rin kami. Tapos, nauna siya kasi nag-film ata sa ni Annette. Eh ako naligo pa ako tsaka nag-ayos ng gamit dito. Matum na kami at excited na kami kasi yung ano namin, yung chef namin na Pinoy din na nandito. Parang, tinanong tayo diba kung ano yung gusto. Parang mag-order lang kami ng kahit ano tapos dadagdagan niya na sobrang dami daw. Isa lang daw orderin namin, sabi. Ito ka, ito mabili sa akin dito. Wait lang. Sige, pakita na lang. Nag-ano kasi kami kanina, maghihiwalay kami kasi nag-film sila ni Annette. Ako nandun na ako sa room, nagpahinga muna sa view tsaka nandito. Baka umalis yung letter na ibibigay sa'yo, like yung departure time, kung anong time din ko kolektahin yung luggage, kung kailan ka magsisettle, lahat ng time nandito, tapos yung bill mo para matcha-check mo paggabi. Sa umaga, pwede kang magreklamo kung may mali, pero ayan, okay naman yung bill namin, pero ngayon nga, i-apply pa yung discount ni Annette dito. Sobrang thank you talaga kay Annette. Okay, let's go! Medyo tumigil na ako kasi may sand. Tumigil kasi si Jelly kaya lang. Naaamay ko na Jelly. Dito daw sa second floor, di ba? So dito guys, sakay tayo sa taas. Hindi ka ba sinabihan ni Chefy? Manila feel. Formal dinner pala. Ito yung favorite ko seafood. Aba, what? Octopus salad guys. Burrito po siya. Tapos, beef tatak. Beef tatak. Ang tarang. One whole bite. Ala, kamusta? Ano na sa mama? Grabe guys, nakikita nyo ba yan? Ang dami. Hindi namin alam pala yung unahin namin. Beef. Tapaniyaki style. Yeah, enjoy. Thank you. Tikman natin guys. Baverdikan natin. Anong ba't sabi? Baka ako gulit ito. Alam ko parang wala pang ganito. Wait. Isa pa. Wala siya. Mulit pa. Ito na kami guys sa villa. Grabe yung kinain namin kanina. Nung una ang liliit ng portion, tapos biglang nung main course, boom! Hindi namin naubos yung mga sushi na nabubulol ako. Hindi namin naubos yung mga binigay ni Chef Dudes, Chef Abraham. Ayan, sobrang alam niyo yun. Hindi ko alam kung nasasabihin ko. Nakaka-proud kasi signature Japanese restaurant siya dito sa Gili Lankan Fushi. And itong Gili, dalawang beses na pala siyang nag-number one sa buong mundo. Akala ko dito lang sa Maldives, sa buong mundo. At ang head chef ay Pinoy ng isang Japanese restaurant. Biruin niyo yun, inungusan niya yung mga ibang Japanese na chef. Nakaka-proud. Kaya chef, thank you po sa mga pinipending niyo sa amin. Sobrang busog na busog kami. Alam mo yung busog ka? Pero iba yung busog niya, Jeloy, no? Oo, grabe. Tapos yung busog niya yung para alam mong healthy naman yung kinain mo. Tapos yung ano ba, yung restaurant pa na Japanese restaurant dito, isa sa mga dinadayo talaga pagka... True! It's their signature restaurant dito sa Gili Lankan Fushi na island. Ano, yung nag-ayos ng menu, di ba? Si... Si Chef Dudes, oo. Tsaka alam nyo, hindi lang namin pwedeng sabihin. Hindi namin pwedeng sabihin yung mga sinerva niya dito na... personalities bawal kasi dahil may privacy something sila dito, syempre. Pero grabe, ma-amaze ka sa mga kwento ni Chef. Iba, billionaires. Grabe. Yung mga nakikita lang nasa TV. Sa TV, sa ano, sa CNN, mga ganun levels. Grabe, tas libre pa guys. Bang thank you, Chef. Libre. Parang nung nalaman namin kung magkano, parang gumanga, ha?
Kasi simple lang naman kami sa pagkain. Ano yun ah, hindi na kami kilala or anything, diba? Ikaw, nalaman na niya na Pinoy, tapos naipagkwentuhan kami. Sobrang bait na talaga. So that is it guys, maraming salamat sa panonood. Babalik na kami bukas ng Pilipinas. Well, actually, Malaysia muna kasi yun yung transit and then back to the Philippines. And then in a few weeks, we'll be having another travel vlog. Abang yun na lang yun. Good night, Daloy! Happy birthday! Bye! Bye. Salamat! May pag-unod.